In this video, I will tell you 10 reasons why you should need work on yachts. Dadalawang isip ka pa ba? Panoorin mo to. What's up mga kayate? Ito na naman si Arnie ng Buhay Yate. Nandito na naman tayo sa isang video para ma-share na naman sa inyo ang isa na namang video na to. 10 dahilan kung bakit na naisin yung mag-apply dito sa Yate. Pero bago ko simulan yan, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video dito sa Buhay Yate. Well, atin na pong simulan. Ano na nga ba yung 10 rason na yon na dapat nyong malaman para makapag-desisyon kayong makapag-apply dito sa yate? Well, simulan na natin guys. Number 1, stable job. Stable job, ibig sabihin guys, yung sigurado tayo, panatag tayo. Dahil dito guys, sa pagyayate, pag nagbakasyon ka, wala ka pong dapat intindihin. Bayad po lahat yun. Pangalawa, pag uwi nyo pa lang guys, meron na kagad kayong schedule pabalik sa yate. Hindi nyo na kailangang magantay pa ng lineup sa manning agency or nandyan yung masusulot yung lineup nyo. Kaya panatag po tayo guys pag nandito tayo sa yate. Especially nowadays may COVID. Kaya masasabi ko, maswerte tayo dahil nandito tayo sa yate. Number 2 rason. Siyempre, ito ang inaantay nyo. Maraming nagtatanong sa akin ito. Sahod. Salary. Magkano nga bang sahod ng isang nagyayate? Well guys, hindi ako makapagbigay sa inyo ng eksaktong amount kung magkano ba talaga ang sinasahod ng crew na nagtatrabaho dito sa yate. Nakadepende po yan guys sa posisyon ng bawat crew. Nakadepende po yan sa yate. Pero ganun pa man, ako po ay magbibigay sa inyo ng standard rate ng isang yate. Standard salary ng mga nagyayate guys ay 2,500 euro to 3,500 euro. Pero guys, hindi po yan garantisadong para parehas. Nakadepende po yan guys sa posisyon ng crew at syempre nakadepende rin yan sa yate. Aww. Number 3 reason guys, good rotation. Noong dati guys, sa mga pinanggalingan ko, naabot ako ng 9 months. Dito sa pagyayate guys, 5 months ang pinakamatagal. Meron ding 3, meron ding 2. Makakauwi ka na kagad at makakasama mo na ang iyong pamilya. So, mas maganda guys dahil ilang beses ka makakapagbakasyon sa isang taon. Makakasama mo sila na matagal. Kaya, the best sa akin guys. At sa number 4 guys na rason. Day off. Yan po guys, napakaganda. Dahil every weekend po guys, meron tayong Sabado at Linggo na walang pasok. Especially guys, pag wala kayong boss on o boss trip. Pero pag nandyan po siya, siyempre, ibang usapan na po yung guys dahil wala po tayong off. Every day is Monday po tayo. Pero ganun pa man, bawi po tayo pag winter time dahil ilang buwan po tayo rito sa port at makakagala tayo ng Sabado, Linggo sa labas at makakapagliwaliw tayo. Kaya, the best pa rin sa akin guys. Ang panglima po natin, normal working hours. Dito po guys sa yate ay less pressure po tayo pagdating sa trabaho dahil normal working hours lang po tayo nagtatrabaho, 8 to 5. At kung sakali mga may boss tayo ay syempre ay susobra po ng konti. Pero normally guys, pagka ganitong wala kaming trip,
8 to 5 lang po tayo. Kaya, okay pa rin. At ang pang-anim natin, guys, ito ang pinaka-the best. Free Wi-Fi. Kaya, unlimited po ang Wi-Fi natin dito, guys. Hindi mo na kailangan bumili pa ng mga internet card o phone card para tawagan si Mrs. o kaya yung mga gusto mong tawagan na pamilya. Dito po, guys, anytime makakapag-video call kayo, magkakamustahan kayo, kahit po yung guys mga ex-man ng lamig, siguro mag-iinit dahil palagi kang magkakaroon na ng time sa kanya para tawagan. Seriously, what the fuck are you doing? At ang pampito natin, guys, free toiletries o yung mga personal belongings natin, yung mga personal hygiene natin, guys. Hindi mo na kailangan biling sa labas, guys, dahil dito libre po ang lahat. Nandyan yung shampoo nyo, sabon, toothpaste, toothbrush, deodorant, at kung ano-ano pa, guys. Wala ka nang hahanapin pa o bibilin pa sa labas. Lahat po nandito na, guys. Kaya, panalong panalo. Di po kayo rito mamamaho. Ang walong dahilan na naman natin dito, guys, ay ang group recreation, yung mga libangan. Dito, guys, sa yate, kompleto po tayo. Meron po tayong crew gym, meron po tayong cinema room para sa mga crew, meron po tayong computer room, at kung ano-ano pang libangan. Kaya hindi po kayo maboboard dito kahit po boss trip na nasa gitna lang kayo ng karagatan, ay siguro naman ay hindi kayo maboboard. Kaya garantisado pa rin. At ang ikasyam natin, guys, foods at snack. Dito, guys, sa yate, siyempre sa isang barko, libre talaga pagkain ng mga seaman. Pero dito, guys, wala ka nang hanapin pa. Nandyan na lahat. Ultimo mga snacks, guys. Nandyan yung cup noodles, nandyan yung chicheria, popcorn, at siyempre may mga chocolate din, guys. Hindi mo na kailangan mag slap cheese pa. At pati mga soda, kompleto, guys. Coke o kung ano-ano pang gusto mong inumin, iba't ibang klaseng juice, nandito na lahat, guys. So alam ko, wala na kayong hanapin pa. Hindi kayo magugutom dito. Kaya, okay na okay. Okay. Siyempre, ang pinakahuli po nating reason ay drinks. Dito, guys, sa lahat ng mga seaman na mahilig uminom, kompleto po dito, guys, pagdating sa mga wine. Red or white wine man yan. At kung ano-ano pa, mga beer, meron po dito, guys. Wala lang po rito, guys, yung mga hard drinks, dahil talaga pong bawal yan. Kahit naman siguro sa ang barko, pinagbabawal na yan. Pero ganun pa man, kung mahilig ka uminom, panalo pa rin sa'yo rito. Libre mamang ka pa rin. So ayan, guys, ayan yung top 10 reason kung bakit nanaisin yung mag-apply dito sa yate. Para sa akin, guys, ay yung 10 na yan na dahilan ay para sa akin ay kontento na ako at ayos na ako dito sa pagyayate. Ewan ko lang sa inyo, guys, kaya mag-isip-sip kayo, guys. Depende yan sa inyo. Kaya, guys, ang masasabi ko lang, yan po ay ayon lamang sa aking experience sa napuntaan kong yate. Hindi po lahat ng yate, guys, ay para-parehas, kaya swerte-swerte lang po. Kaya sana po kung saan man kayo mapuntang yate, naway ganito rin po sana. Sa lang po. Kaya maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang muli ang aking video. At magkita-kita tayo sa susunod pang video. Sana'y nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat po. See you on my next vlog.